disclaimer, wala po tayong sinasagasaan kundi nagsasabi lang tayo ng totoo. Kung ako ang boboto kay Senator Bongbong Marcos, syempre kay Senator Bongbong Marcos na ako. Alam niyo po, si Senator Bongbong Marcos, simpleng tao, hindi po yan mapagsalita at hindi po madaldal yan. Kaya hindi po yan mahilig makipag-intriga o makipag-argumento kahit kanino. Tahimik lang po yan. At may pinag-aralan yan. At tsaka ang swerte-swerte po ni Senator Bongbong Marcos kasi yung pinag-aralan niya eh talagang pinakamataas na mga universidad sa iba't ibang bansa. Ano? Lalong-lalo na sa Amerika at tsaka doon sa UK. Talagang alam niya ang mga artikulo ng batas kaya hangang-hanga ako kung siya po ang magiging presidente ng Pilipinas dahil maasahan talaga siya para sa kinabukasan ng mga kabataan. For disclaimer, syempre patay na ang lola ko kasi kung buhay ang lola ko, mahigit 100 years old na ang lola ko. Pero naaalala ko nung kinikwento ng lola ko sa amin ang mga Marcos. Talagang ulirang mabait po yan sa mga kababayan natin. Doon sa probinsya namin, dahil si First Lady Imelda Marcos, italaga naman pong tumutulong ng totoo. Hindi po yan nagbibigay ng isang kilong bigas, kundi isang sako. Yun ang tunay na tumutulong sa kapwa kababayan. Isang sakong bigas. Hindi yung isang kilo o kaya isang kapiranggot na mga bigas, kundi isang sako. Naalala ko at nakita ko yun. Bata pa ako noon, siguro mga 7 years old. Tapos, meron pang mga project na naalala ko na tatanggap ng probinsya namin na bawat kababayan eh meron pong pegiri. Talagang totoo po yan. Talagang pangkabuhayan at yung pangingisda. Naalala ko talaga yun na mga project na nakakatanggap ang lola ko. Ang lola ko po ay medyo kung buhay, mga 100 years old or more. Hindi ko alam yung talagang edad niya. So anyway, talagang sinasabi na ang mga Marcos, mabuting tao po yan. Kaya wag po kayong maniniwala sa mga chismis. Kasi kahit ordinary yung tao, chinichismis yung pa kayang mga mayayaman, diba? So anyway, pagdating kina First Lady Imelda Marcos, talagang mababait po yan. At saka namamansin po yan sila sa mga mahihirap. Naalala ko nung nagpipiesta sa amin sa probinsya, nag-iimbita po yan si Imelda Marcos sa mga nakatira sa tabi-tabi ng bahay nila. Talagang pinapakain ng tunay. Hindi yung tikim-tikim, kundi pagkain talaga. At saka pagdating sa Manila, naku, alagang-alaga po ang Manila. At matutuwa po kayo sa mga Marcos kasi ang mga proyekto po nung araw, talagang may pagmamalaki sa buong mundo. Kaya kung ako sa inyo, iboto nyo po si Senator Bongbong Marcos dahil ang mga kabataan po ang pinaka-importante na magkaroon ng kinabukasan. Kaya Senator Bongbong Marcos, go, 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 kapit-bisig po tayo.